Samantala, pinaghahanda po ng PAGASA mga residente sa Catanduanes, di man kasi direktang tatama ro ng bagyong Dindo, posibleng maramdaman pa rin daw ang epekto nito. May live report si John Consulta. John? Gigi, bagamat di nga kasama ang Catanduanes sa direktang tatamaan ng bagyong Dindo, inaasahang mararamdaman pa rin ng probinsya ang ulan na dala nito ngayong hapon o mamayang gabi. Sa datos na nakalap ng PAGASA, aabot sa 400 kilometers ang diameter ng bagyong Dindo, kaya di daw dapat baliwalain ang magiging epekto nito sa probinsyang pinakamalapit sa bagyo. Nagsimbaligan na rin ng marami sa mga mangiisda rito sa Catanduanes at di na pumalaot pa ang ilan niya sa kanila, Jiggy, ay naabutan namin ang nagyatali ng kanilang mga bangka sa Pampang. Minabuti raw nilang huwag nang makipagsapalaran matapos marinig ang mga babala sa papalapit na bagyong Dindo at balita rin ng mga namatay na mangiisda nito mga nakaraang linggo. Ayon naman kay Engineer Eufronio Garcia na naka-assign sa Doppler Radar Station ng PAGASA rito sa Catanduanes, ay nasagap na ng kanilang mga equipment ang makapal na kaulapan na maaaring magdala ng pag-ulan. Makulimlim mo panahon dito sa buong probinsya, Jiggy, at maya't maya ang pag-ulan na sa buong maghapon na hindi na nagpakita ang haring araw. Pero patuloy pa rin silang umaasa na hakatakin papalayo ng hanging habagat ang bagyo papalayo ng Catanduanes. Yan muna ang linis palapan dito sa Catanduanes. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, John Consulta.